Good day everyone. So ngayong araw mag-unboxing tayo ng ating RCB RS1 Master Brake Pump. So preview muna tayo dito sa box niya. Itong nabili natin, set talaga siya, hindi siya pwedeng right lever lang or left lever lang. Kailangan set or pair mo talaga siya mabibili. So parang hindi na siya unboxing kasi wala na yung pinamismong cover niya nung nabili natin. So ang ginawa ko na lang para may idea yung iba kung ano yung laman o ano talaga yung kasama nung binili ko to, i-unboxing ulit natin. Balikapon pa lang, nung mismong dumating, chine ko na ito. Although legit sa ilang pinagbilhan natin, gusto natin makasure na kompleto yung laman. So ang ginawa natin is, nung binubuksan ko na siya, binibidyoan ko para kung in case na may problema o wala dito yung laman, is pwede nating ma-report sa Shopee. Kasi minsan nagkakaroon ng problema hindi lang sa seller kundi rin pati rin sa ibang courier. So yung issue ngayon na minsan pinapalitan ng laman. So para makasigurado, videoan na lang natin. At least papabor yun sa'yo in case na magkaroon ng problema. Buksan na lang natin. RS1 Master Brake Pump. Ayan, nandito yung mga manual niya. Sabi muna natin. And may 3Ds na arm sleeve facing bow. Balikin na natin. Then, previous ulit na RCB caging. Ito na yung pinaka mismong unit or yung pinaka brake pump. Unahin natin ito, lagayan ng brake fluid. Akin niya ito, masyadong mataba, bulky masyado, siguro pang big bike to. Pwede rin naman to, kasi ang motor ko nga pala is Sniper 155. So pagka kinabit, masyadong bulky. So pwede naman palitan to. Pero ang ganda niya, talagang premium yung brake fluid tank. Dito naman tayo sa ating lever. Yun. Carbon loadie. Ganda ng pagka-carbon niya. Glossy. Check naman natin yung isa. Ito ay pang right hand. Check naman natin yung left.
Ito naman yung ating left lever. May kasama din siyang manual tulad ng isa at RCB sticker. Ang kompleto din. May bracket, may brake fluid tank savior. Tsaka itong nuts. Yung katulad nyo sa una, okay. Kasama din siya na hydraulic switch. Ating pinamisong unit. Heathens got naman natin yung pinakamiss mong unit. Lever. So ito naman yung kaliwa. Bali yung length pala na itong lever natin guys is 17mm. So yun pa lang ang meron silang ngayon. Hindi ko alam kung kailan sila magkakaroon ng 14mm kasi usually ano yung two sizes yun eh. 17 and 14mm. Ito naman tayo sa harap. So adjustable na din siya. Ayan. Ang kinagandahan dito, meron siyang 90 degrees. Pwede itong natutupi or napabaluktot to. Once na, ang purpose kasi nito, once na sa main plank yung rider, tapos ito ang tumama. Ang mangyayari is parang babaluktot lang siya. So bali hindi siya madadamage yung lever. Although andun yung gas-gas, ma-avoid natin yung mapuputol, mabibengkong. Kasi nga pwede siyang ma-rotate into 90 degrees. Yan. So at luwagan lang natin yung itong screw na to. Adjustable siya. At balik naman tayo dito sa brake fluid tank. Ang capacity pala na itong brake fluid tank nito is 40mL. Pero para sa akin masyadong bulky or malaki ito. Kaya mapapalitan tayo yung saktuhan lang. Pero ikikip ko pa din ito kasi ang ganda niyang premium looking. Nagsama na rin siyang bracket. Ayan. Bali, try natin ikabit itong brake fluid tank. Hindi natin kung ano magiging itsura. So, asa. Pwede rin dito. Pwede kasi sa trip ng rider yan eh. Saan niyo gusto ilagay? Pwede ganyan yung itsura na kung nakakabit na. Ganda. Ang ganda ng pagka-glossing itong carbon na ito. Check na natin ito. RCB.
So dito nga pala sa ating master brake pump, pwede ito sa universal, pwede ito sa automatic, manual, pero may mga pagbabago nga nang na mangyayari. Tulad nun sa manual, which is a sniper, lalo na pair lang ito na pwedeng mabili, pwede tayo mag-convert into hydraulic clutch. Bali, pakita ko sa inyo muna ng malapitan. Maraming salamat sa panonood. Bali, hindi ko pa ito maikakabit ngayon kasi iniipon ko pa yung mga parts na binibili ko. Gusto ko kasi sabay-sabay ko ikabit lahat. So yun, bali, magkoconvert ako dito ng hydraulic clutch. Yung mga kailangan na hydraulic pump, another hose yun. So iniipon-ipon lang ulit kasi po ay tayo ay estudyante lang. So badly, dati bike parts and bike lang yung binablog ko, ngayon medyo sinuwerte tayo, nagkaroon tayo ng motor. So maraming salamat po sa panonood. Thank you. So guys, ito, try natin itong idikit para may konting reference sa'yo kung ano magiging itsura o lalabasan ka pag naikabit na. So badly, magiging ganyan siya para sa kanan. Tingin ko natatamaan tong top head na bearings. Dito naman magiging itsura sa kaliwa. So yun lang, thank you.